Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Topic ko po ngayon ay tungkol sa comments turn off. Bakit ba kadalasan marami akong videos na napapanood na pagpunta ko sa comment section turn off siya? So ngayon, susolusyonan po natin yan kung bakit siya nagkakaganon. Kung bakit siya naka-turn off. So, kasi sa akin mismo, naranasan ko yan noong una. Nakita ko rin yan. May nag-comment sa akin na bakit naka-turn off ako. Nakita ko po yun noong nag-LS ako. Doon ko nalaman na naka-turn off yung aking comment section. So, pupunta po tayo doon. Pero, bago ko po ituturo sa inyo kung paano natin malalaman yun, may isishare lang po ako sa inyo. Nangyari po ito kanina. About sa comment, about sa subscribe. Kasi po, may pinapanood ako kanina na isang video. Kasi nga, magko-comment sana ako at magsasubscribe ako sa kanya. Kaso, ang nangyari, nakapanood na ako, nanonood ako. Habang nanonood ako, may dumi sa cellphone ko. May dumi siya. Tapos, dun sa taas na yun, ang nakapatong yung dumi na yun, dun mismo sa subscribe. Habang nanonood ako, umabot na siya ng 2 minutes and 58 seconds. So, nung tinanggal ko yung dumi na yun, nag-click yung subscribe. Ibig sabihin, 2 minutes and 58 seconds, nag-click yung subscribe. Ibig sabihin, nag-subscribe na ko. Ang nangyari, nag-comment ako na done na ako. Pero, ang lumabas, nag-comment sa akin yung pinag-subscriban ko. Ang sabi niya sa akin, hindi daw ako nanood sa kanya, hindi daw ako tumambay, ganun. Pero sa totoo po niyan, tumambay ako. Kaso lang, nagkamali lang ako dun sa pagpindot ng subscribe. Kasi hindi pa nga umabot siya ng, hindi pa umabot ng 3 minutes, napindot ko na siya. Kaya, ang nangyari, nakapag-subscribe tuloy ako sa 2 minutes and 58 seconds. Yung 2 minutes and 58 seconds na yun, pumunta siya ngayon sa spam. So, ang nangyari, na-spam, tapos yun, bawas dun sa pinag-subscriban ko. Bawas dun sa kanya. Tapos sa akin, magkakaroon ako ng penalty pag marami akong spam comments or spam subscribe, ganun. So, dapat iwasan po natin ang pag-i-spam. Iwasan po natin yung pagko-comment natin na hindi pa tayo umabot ng 3 minutes. Hindi pa tayo umabot ng 3 minutes na panunood, magko-comment, magla-like na kahit magsa-subscribe. Huwag na huwag nyo pong gagawin yun. Dahil ako po mismo napatunayan ko, hindi po yun sa mga napapanood ko na ganun. Ako mismo, experience ko. Hindi po ako nagsishare ng mga bagay-bagay dito na hindi ko nasusubukan, na hindi ko nalalaman. Kasi, bago po ako mag-share sa iba, inaalam ko po talaga kung yun ay totoo o hindi. Yun po talaga yung goal ko talaga na alamin ko muna yung isang bagay bago ako magsalita sa iba. Kasi, hindi naman maganda na magsasalita lang ako, tapos, hindi naman pala totoo. Di po ba? Hindi maganda? Kaya po, kailangan tapusin po muna natin ng 3 minutes. Kaya po, please lang, manood po muna tayo. Nasabi ko na po yan sa previous video ko na ganun po yung about sa spam. Kung hindi nyo pa po alam, kung hindi nyo pa po napanood, sinabi po paano po yan sa previous video ko. Inulit ko lang po ulit. Kasi kahit na naglagay na po ako ng message na pinin ko na siya para mabasa ng lahat bago mag-comment. Pero marami pa rin pong pumapasok na spam sa akin. Kasi po, hindi pa rin nila sinusunod.
huwag niyo po sanang sanayin yun dahil kayo rin po magkakaroon kayo ng penalty. Okay? Yun lang po ang tanging may masasabi ko. So ngayon, pupunta na po tayo sa ating topic ngayon kung paano natin ayusin yung comments turn off. Okay? Ngayon, pupunta tayo sa YouTube studio natin. Kung wala pa po kayo niyan, pumunta lang po kayo ng Play Store at mag-download ng YouTube Studio. Ngayon, dito po sa YouTube Studio, i-click po natin 'yan ngayon. 'Yan. Tapos doon po pag-click niyo ng YouTube Studio, mapupunta po kayo dito sa inyong dashboard. Ngayon, i-click natin itong tatlong line. Pag-click natin ang tatlong line, click natin itong videos. Ngayon, nandito yung mga videos natin. So, ito, click natin tong isang video na to. Yan. Ngayon, dito sa taas, may pencil yan. I-click mo yung pencil na yan. Ngayon dito makikita, pwede mong i-edit yung title ng title ng videos mo, description mo, o ng tags mo, pwede maglagay. Pero, ang topic is natin ngayon is yung sa comments turn off. So, punta po tayo dito sa advanced settings. Ito yung advanced settings, i-click natin yan. Ngayon, dito may category, people and blogs. Dito, pwede kayong pumili dyan kung ano yung laman ng videos nyo. Lang gaming, music, news and politics, ganyan. So, i-click nyo lang po dyan kung anong category. Ngayon, dito sa license and rights ownership. Dito, pwede mong ilagyan ng standard YouTube license or Creative Commons attribution. Tapos ngayon, dito sa baba, ito napaka-importante po nito. Kasi, pag once na hindi po kayo nakapili dito kung anong ilalagay nyo, doon mismo ito sa po napaka-importante. Dahil po kapag hindi nyo po ito nalagyan, hindi nyo po naayos dito, audience. Ay magkakaroon dito po tayo sa audience. Ito napaka-importante po nito. May pagpipilian po tayo dito. Kapag dito, ang nakalagay po dito sa una-unang video na, halimbawa pag nag-post kayo ng video, ang nakalagay po dito is not selected. Wala pa po kayong pinipili dyan. Kailangan palitan nyo po yan. Hindi pwede siyang not selected. Kailangan meron po talaga. Ngayon dito, pag nakita mo yan, tapos dito sa kanan niya may arrow. I-click po natin yung arrow. Ngayon dito, may nakalagay, yes, it's for kids. Yan, itong yes, it's for kids, kaya ang inyong video ay naka-turn off. Kasi, para lang po siya sa kids. Kahit hindi naman po para sa kids, kaya lang, yung video nyo ay hindi siya nakaayos sa settings dito. Kaya, ganun ang lumalabas, yung comments turned off. So, dito sa baba, may nakalagay, no, it's not made for kids. So, ibig sabihin, dapat ito yung ikiklik natin, hindi ito sa taas. Dapat ito. Yan. Kung halimbawa, kung videos nyo gawa sa kids, yan, ito yung pipindutin nyo. Pero, pag hindi, ito. Kailangan po talaga mamili kayo dito. Mayroon kayong, sa inyong YouTube account, mayroon kayo doon, may important message doon si YouTube para sa inyo kapag hindi po kayo nakaselect ng audience dito. So, i-click po natin yung no, it's not for kids. Yan. Kailangan naka no, it's not for kids. Kasi pag naka yes, it's made for kids, ibig sabihin, hindi po mapapanood yan. Ang makakapanood lang po niyan ay bata. So, yan na po. Kaya po naka-turn off yung inyong
comment section dahil po dito. So, dito sa baba, may nakalagay din dito kung do you want to restrict your video to an adult audience. Optional lang po ito. Yan, dito ang nakalagay. Pwede, kung halimbawa, pang ano lang siya, pang matanda lang siya, at kung hindi naman siya pang below 18 years old siya, i-click nyo po yun, yung ito. Pero kapag 18 years old na ba, i-click nyo po ito. No, don't restrict my video for 18 years old. Yun. Tapos, dito sa baba, yung comments. Allow comments. I-check nyo, i-ano mo yan, i-on nyo lang yan. Tapos, lahat yan, naka-on lang siya. So, yun lang po. Yun lang po ang kailangan gawin natin. Napaka-importante po talaga dito yung audience nyo. Yan po ang dapat nyong palitan. So, pag napalitan nyo na po yan, pupunta po kayo dito sa right side sa taas, may save. Yan. Tapos, i-click mo po yung save. Ngayon, save na siya. Okay na. So, punta natin ulit. O, diba? O, yan. Okay na siya. Naka-save na siya. So, hindi na po siya naka-turn off. Yan. Para na po yan sa mga matatanda or kahit sa sino pa makakapanood. Okay? Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay nakatulong sa inyo. Please don't forget to like, subscribe, and click the bell button for the next video. Thank you!